Magandang umaga mga estudyante, mga guro, mga members of the Board of Trustees, mga empleyado sa pamamagitan ng ating Pangulo, Dr. Danilo V. Ayap. Naka-YouTube po tayo. Ito ay Bible study. At ito po ay pinakikinggan ng marami, no? Pati mga pamilya sa labas, ang Umali and the Valeriano and related family members, all relatives and friends and neighbors and brethren, our brothers and sisters in Christ in several churches all over the world, and also members of my family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends and neighbors, and also my friends in Facebook, almost 5,000 of them, and also of course Grace and Edwin in the US, they're also following us in YouTube. Ito po ay Bible study. Siguro mga 20 minutes lang po ito. Ginagawa po natin ito, tingbebes. At ang ginagamit ko po ay ang The Lord's Prayer. Eh. No? Nasa seventh petition na po tayo. Ginagawa po natin ito every Thursday. Kaya kung ano, makinig lang po tayo habang nandiyan po kayo, pakinggan natin. No? And let us start with the word of prayer. Manalangin muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. With each day, God of light, your glory dawns anew. As you set forth today, inspire us with the desire to serve you as you deserve. Lift our minds to thank you throughout the day. Open our hearts to hear your voice calling us to the cares and duties that encircle us. Give us strength to answer your call and wisdom to speak gently so that we may shine forth your light into the darkness that sometimes surrounds all of us. Your Son said, I am the light of the world. That is in John 8:12. As I walk with Him, help us to share His light with those we meet so that they too will rejoice in your light. In Jesus' name we pray. Amen. Gaya na sinabi ko kanina, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa Lord's Prayer. No? Nasa ano na po tayo? Nasa seventh petition na tayo. Ang seventh petition po ay, but deliver us from evil. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. But deliver us from evil. Okay? Pero bago ko po basahin ang ating pag-aaral ngayon, ay bayan yung basahin ko muna ang nilalaman ng Biblia sa Genesis nyo, chapter 3. Ito po ay nung magkasala si Adam at si Eve, no? Kaya sisimulan ko na po, babasahin ko lang. Ito po yung matutukpon natin sa Genesis chapter 3. Simulan ko po sa unang talata, okay? At maling hindi ko po tatapusin lahat ito, yung buong chapter 3. Okay. Ang pamagat po nito ay, nagkasala ang tao. Okay? Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon.
Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng Ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang niyon ay magkakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisipin niya ang kahanghanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Miningan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pangkaunawa matapos kumain. Nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginamang panakip sa katawan. Yun po ay bahagi ng chapter 3 ng Genesis, no? Mula sa una hanggang ikapitong talata. Na ang pamagat nga po ay nagkasala ang tao. Yan po ang istorya ni Adam and Eve, no? Sa halamanan na binigay ng Diyos. Okay? So, pupunta na po tayo sa ating pag-aaral. Actually, ang katanungan doon sa aking binasa, sa Genesis 3, chapter 1, no? What does this account of Adam and Eve say about why there is evil in this world? Yun ang katanungan, eh, no? Matapos natin basahin yung Genesis chapter 3 mula sa talatang una, ang tanong ay, what does this account of Adam and Eve say about why there is evil in this world? Okay? Asagutin natin yung mamaya, no? Sa ating pag-aaral. Okay? So, yung seventh petition sa ating Lord's Prayer ay, but deliver us from evil. No? Ano bang ibig sabihin to? What does this mean? Anong ibig sabihin yan? It means that when we pray in this petition, in summary, no? That our Father in heaven would rescue us from every evil body of soul and of body and soul. So pag sinabi natin but deliver us from evil, hinihingi natin sa ating Panginoon, we petition God the Father in heaven na iligtas tayo sa lahat ng masama, from all every evil, from every evil of body and soul. Okay? Yun ang ating hinihingi. When we say, but deliver us from evil, it means including our possessions and reputation. Okay? And finally, when our last hour comes, give us a blessed end and graciously take us from this body of sorrow to Himself in heaven. So, hinihingi din natin sa ating petition na yan na tayo kanyang dadalhin sa kalangitan, sa ating kamatayan. Okay? So, marami pa na tayong hinihingi dyan, no? Hindi lang yung tayo ay iligtas sa masama, kundi dalhin tayo sa ating kamatayan, dalhin tayo sa heaven, sa kalangitan. So, what is the central thought? No? Bible study kasi ito, eh. Ano yung central thought? Every century has been filled with its own evils. Okay? Maraming evils in this world. Di ba?
like diseases, yung mga sakit, no? Mass killings, yan, mababasa natin sa dyaryo, di ba? Mga mass killings, mga patayan, okay? Tortures, okay? And horrible abuses inflicted upon human beings. So maraming yung mga pangyayaring yan, no? Na mababasa natin sa dyaryo, mapapakinggan natin sa radyo, madidinig natin sa iba't ibang lugar, okay? So, there is evil in this world. Ayun, maniwanag, gano'n? There is evil in this world. Okay. Well, nung nagdaan yung pandemic, di ba? Yung COVID-19. Well, that is ngayon binabanggit dito ng diseases. Evil yan eh. Okay. What do people identify as the various causes of evil in our world? Yun. Tinatanong ba natin yun sa ating mga sarili? Ano kaya? Anong dahilan? Bakit merong evil? Bakit merong masama sa mundo? Okay. At yun na nga yung ating nabasa kanina sa Genesis chapter 3, no? Verses 1 to 8, no? And the evil, well, in the story, no? Ginamit yung serpent, no? Yung ahas, no? The evil in this world, no? Tempts us, same as Adam and Eve, no? Tinukso ng Diablo ng masama si Adam and Eve upang magkasala, to sin against God, upang sila ay magkasala laban sa Diyos. So there is evil in this world. Maliwanag yan, ha? There is evil in this world. That's why when we say, but deliver us from evil, so we are praying to God, we are petitioning God to rescue us from all these evils. So what evil do we see in this world for which we need to pray, Lord, deliver us? So ano-ano yung mga evil na yan? Okay? So as Christians, we pray that God would rescue us from the evil one, but now and forever. So yung palang ating hiningi sa ating Panginoon, no? When we say, but deliver us from evil. Yan po ang ating seventh petition sa ating Lord's Prayer. Okay? Ano po yung mga katanungan? Tignan po natin itong mga katanungan ito. Unang katanungan, what does the seventh petition, yan, relate to the previous petitions? Okay. Napag-aralan natin, no, yung ibang mga petition, no? Petition 1, 2, 6, di ba? Anong relasyon nitong seventh petition to those other petitions? Okay? It serves as a summary. Ayun. It serves as a summary of the previous six petitions in which we ask our Father in heaven to rescue us from all evil, including the evil one. Sino yun? Satan. Thank you, brother. Thank you. Okay. Mababasa natin yan sa Psalm 12, no? 121, verse 7 to 8. The Lord will keep you from all evil. Okay? Maliwanag yun, ha? He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Yun, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, no? Sa Psalm 121, verse 7 to 8. Sinasabi rin dito sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against
the evil one. So maliwanag po yun. Our Lord, our God, will rescue us, will save us from evil. Okay, what do we ask God, our Father, to do for us in this petition? So ano ba yung hihingi natin sa Diyos? This is a petition na to, no? Sa seventh petition. Number one, spare us from the many evils of life, okay? Such as poverty, okay, ito ha, kasama ito. No? Spare us from the evils of life. Evils of life pala to. No? Yung poverty, sickness, injury, heartaches, and miseries. Ayun. Those are evils. Okay? So, we are asking God to spare us from the many evils of life. Such as poverty, sickness, injury, heartaches, and miseries. Okay? Ano pa? Help us endure the troubles that befall us and keep us faithful until death. Ayun. So, hiningi din natin sa ating Panginoon, no? No? That we'll be able to endure. Mapaglabanan natin. Mapagkiisa natin ang lahat ng ating mga dinaraanang sa buhay na ito. Deliver us, okay, from all troubles and make us faithful until death, na tayo maging tapat sa Kanya hanggang sa kamatayan. Ano yung pangatlo? Keep us faithful to Him. Free us from His present evil age and take us to Himself when we die. So yun, kasama yun doon sa ating panalangin, no? Deliver us from all evil. Make us faithful to Him. Free us from this present evil age. Yun nga, sabi nga natin. And take us to Himself when we die. So when we die, He will bring us to heaven. Okay. So yung punta yung mahalagang matandaan natin in this petition, but deliver us from evil. Ulitin ko ha, spare us from the many evils of life, such as poverty, sickness, injury, heartaches, and miseries. So lahat yan, problema natin sa buhay, di ba? Pangalawa, help us endure, yun, na tayo maging matatag. Mapaglabanan natin ang lahat ng mga hinaharap natin mga problema sa buhay. Troubles that befall us and keep us faithful until death. Sana tayo manatiling tapat sa ating Panginoon hanggang kamatayan. At ang pangatlo, eto nga, keep us faithful. Yun nga, no? Tayo magtiwala sa Kanya, faithful to Him, free us from this present evil age. I-rescue nga tayo dito sa evil age na to. Okay? Iligtas tayo dito sa masama, sa mundo. And take us to Himself when we die. Yun naman, upang dalhin tayo sa ating kamatayan sa Kanyang kaharian sa langit. Okay? So, mababasa natin yan, no? Sa Psalm 20, verse 1 to 2. It says, may the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob protect you. May He send you help from the sanctuary and give you support from Zion. Sa Psalm 59 verse 1, ganun din ang sinasabi, no? Deliver me from my enemies, O my God. Protect me from those who rise up against me. Yun, ating mga kaaway.
sa mundong ito, hindi ba? At sa Acts 14, verse 22, it says, through many tribulations, you must enter the kingdom of God. So sa ating pagpapatuloy, no? Sa ating buhay hanggang sa kamatayan, pagdating natin sa kalangitan, no? Tulungan tayo ng Diyos sa lahat ng mga tribulations na ito. At sa nga sa Psalm 91:9, verse 10, because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge. Yun, siya ang ating refuge. No evil shall be allowed to befall you. No plague come near your tent. So kaya nga ngayon eh, hindi tayo nagkakasakit. Kamukha ng pandemic na yan, yung COVID-19, no? Ang Diyos ang nagpo-protect sa atin from COVID-19, okay? Kaya sabi nga sa Proverbs chapter 3, verse 11 to 12, my son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves as a father the son in whom he delights. So mahal tayo ng Diyos eh. That's the reason why he is protecting us from evil. Okay? At mababasa rin natin sa Galatians chapter 1, no? Verse 4 to 5. Christ gave himself for our sins. So maliwanag yan, ha? Binigay ni Kristo ng ating Panginoong Diyos, no? Upang tayo iligtas sa lahat ng kasalanan. Protect us from our sins. To deliver us from the present evil age. Okay. According to the will of our God and Father, to whom be the glory forever and ever. Amen. Okay? Sabi nga, sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Maliwanag yun, ha? Ulitin ko. 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 18, ito ang sinasabi. The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. At sinasabi nga sa Revelation chapter 14:13, blessed are the dead who die in the Lord. And in Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Okay? Maliwanag ba yun? Tuloy natin. Okay? So let us pray. Manalangin po tayo. Father in heaven, look on our neediness with the eyes of your mercy and compassion. Rescue us from everything that would cause harm and destruction to us, both physically and spiritually. Keep us in the true faith, and finally bring us to the disappointments and sorrows of this life, to live with you forever
through Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay, let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Okay, pardon sa lahat ng nakinig, pati yung mga susundan tayo sa YouTube. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. So maraming salamat sa inyo na nakinig at makikinig pa sa pamamagitan ng YouTube, no? Ginagawa po natin ito tuwing Webes. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral tungkol sa Lord's Prayer. Nasa last petition na po tayo eh, the seventh petition. So next Thursday, kung nandito po kayo, Thursday, Holy Week na, no? Next Thursday, no? Anyway, we will continue with our study. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. God bless you all.